Again, to my YouTube channel. So, kaplantituhan at kaplantituhan naman ang ating topic for today. So, ngayon ay napilitan ako mag-propagate. Kasi dapat ang propagate ko during rainy season. Pero sa isang magandang pagkakataon, ay kailangan ko na kasi itong aking ano, nilagyan lang siya ng lupa. Itong aking pinyatong albo, inaprot ng ano, ng napakabait na daga. On my previous vlog, ito yon. Ito yung daga na yun. Go. So ayun nga, so kailangan na natin mag-propagate ng plants. So bago yan, ipakita ko muna yung anong mga gagamitin natin. So, meron tayong gunting dito. Tapos mga small pots. Pag mag-propagate kayo guys, tapos maliit muna yung pots para hindi mahirapan yung plants. And then, I'm using this. So ito yung favorite kong gamitin sa binabenta siya actually. So meron siyang cocopeat, vermicast, garden soil. Carbonized rice hull, saw dust, nabulok, organic fertilizer at may labs or lactic acid bacteria serum to improve the immune system of the plants. So ayun na nga. So pagka magka-cut kasi tayo ng ano, ng, ay, meron din tayong ano, yung arid and arid magic drops. So mamaya i-introduce ko siya kung ano bang gamit na itong magic drops na yan. Pero effective to guys. So galing yan sa arid and arids. I know that you guys are familiar with arid and arid. So, syempre ang pinakaming thing natin na kailangan pag nagpo-propagate ay gunting. So, sabi kasi ni Sir BG or ng Arid and Aroids, pagka magpo-propagate tayo. So, kailangan kasi yung gunting para doon hindi magka-fungus ay kailangan sure natin na walang living organism. So, pwede natin sunugin ng mga tips na yan. Para walang bigyan muna natin siya bago natin gawin. So, ang mga ipopropagate natin yung pinyatom aurea, yung golden pinyatom. Tapos itong pinatay nga ng mabait, itong ano, pinyatom albo. Kaya nabili ko siya dati 3 leaves lang, pero ito na siya ngayon. So, ito yung sinayang ng daga. Para sure na kahit yan, para sure na may mabuhay. Ipopropagate na. And then, we need to propagate also itong natin. Sleeping photos. Sobrang dami niya. Pinutulan ko na siya once. Pero ngayon, ang dami niya. Tapos, itong ano, tetrasperma. So, babuwasan na din natin siya. And, kumuha na rin ako sa mother plant Pinyati Partita at Monstera. So, dito na muna natin kakakita. Pag mag, ay, tetrasperma, pag magkakatay, dapat meron kayo nakikita ang aerial roots. So, ito yun. So, dito natin gugupitin sa pagitan niya. Maganda pa sila siya, guys. Okay, next na natin tong ano, ating pinyatong albo. So, wag natin tong ikat kasi masyado pa siyang bata. Sa part na to. So, medyo linisin natin. So, iiwanan natin ng mother plant na yun. Then, so yun guys, napag-decide ko na ano, na pagputol-putulin na lang yung ano, kasi talagang sinira ng daga yung pinyatong albo. So, nakakagawa ako ng 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat may gaya. Yan yung tinasabi ko guys na aerial roots. So, yan yung part na ilulubog mo. Okay, let's move on to our next plant. Dito na tayo sa ating pinyatong aurea. And so, dito natin putulin. Iwan na natin kung sa part na yan. Tapos ito, pwede mo din itong guys putulin para sa pagitan ng mga ano, halimbawa ito, diba may dalawang aerial sa pagitan, so dito mo siya putulin. Tapos yan. So, ang dami mo nang
nagpo-propagate. And then, ayan. Ito kasi, hindi na to pwede dahil unang-una maliit pa aerial roots niya. Tapos, baby pa to. So, ito yung, ito magagaling yung root niya. Okay, next. Dito tayo sa ano. Itong sleeping photos, nakapag-try na ako pero hindi siya ganun ka-arte. So, madali lang siyang i-propag. So, since sobrang haba na niya, hindi kayo sumaba ito mula nung pinutulan ko. So ngayon, ito, dito, tanggalin na natin ito. Lahat na ito, pagpapagin na natin. Tama. So punto ko lang guys, dati kasi ito lang yung pinaka mother plant niya. So pinutulan ko, nag-split siya sa dalawa. Ayan. So ngayon, dun ko ulit siya puputulan para mag-split sa uli sa dalawa. So, sobrang dami natin na propagate. So, pwede mo silang i-propagate sa pagitan niyan sa bawat area roots. And, ayun. So, ngayon, ready na natin. Ready na natin itong i-propagate. So guys, nakalimutan kong pakita itong si Cebu Blue. Isa na rin ito sa propagate ko. Simulan ko ang propagation dito. Putulin natin. So halos lahat kasi nga may aerial roots na. So ang dami natin mapapropagate na Cebu Blue photos. Then, after natin i-propagate, ilalagay natin siya dito. Ready ako ng isang lalagyan. So, bumili ako ng isang clear na plastic container. Para dito natin lalagay, sasarado natin yan para yung moisture niya pati dito. Yun ang tinatawag na exilio. So mamaya na natin lalagay sila dito. Perkutulin na natin. So ito na guys, magpo-propagate na tayo. So yung soil natin, nalagay na natin sa ating small pots. Ngayon sabi kasi pagka magpo-propagate tayo, small pots muna para hindi siya mahirapang mag-adjust kasi di ba naputol siya. Hinahanap natin itong pinyati partita. Hanggang natin ng konting soil. Tapos yan, kahit pa slant pwede yan. Tapos lubog natin yung portion na may aerial roots. Okay, next. Pinyatong Maria. Yan yung may golden na pinyatong. Yan din na to. Yan, nag-decide na kami na propagate na kasi ito na yung mga next sirain. So bago niya sirain, inunahan ko na siya. Pwede na itong guys, we are done with cutting the stem. Tapos na kaming itanim siya. So, ito yung mga, ayun, naalala ko na si Monstera epiphrenoids. Ayan, yan. So, ito kasi, hindi naman sila ganun kasailan. So, hindi ko na sila ya-ICU. Ang mga ya-ICU ko, itong sila, Pinyatom Albo, si Pinyatom Aurea, at si Cebu Blue. Kasi mama, arte yan. Ito naman si Sleeping Photos, na-try ko nang mag-propagate ito kahit hindi siya ICU. Saka itong si Pinyati Partita. Okay naman. So, gagawin namin, didiligan ko to. Pag nadiligan siya, ay ilalagay ko siya dito. Ayan, yung naka-ready. Mamaya, kapakita ko yan. So, bago siya ilagay, kailangan nadiligan siya para yung moisture niya paikot-ikot lang dito sa loob. So, ngayon, ang gagawin natin, di ba, nabawasan sila. So, ngayon, anong pinakamabisang gawin para mapadami yung kanilang babies agad after natin silang putulan.
So ito na nga, introduce ko na sa inyo itong Arid and Aroid Magic Traps. Okay na ito, ito yung ginawa ng Arid and Aroids na ano siya, may alcohol base na traps sa na trap, 400 pesos yata ito. 400 pesos. So ito drop mo siya dito sa mga stems, sa mga leaves, kahit dito sa may dulo, sa tips na yan. After a few weeks, makikita nyo lalago siya. So effective kasi nasubukan ko na siya doon sa aking mami at sa Vero Consum kasi karoon na sila. So simple lang, pindutin mo lang itong dito. So pagka na-press mo na yan, syempre may papasok dyan. Ano. So papatak-patak mo lang siya sa mga stem, sa mga leaves. So na-absorb siya ng yan sa mga leaves na yan kasi papasok naman yan sa ano sa loob ng system ng halaman. So sabi nila the more na patak na ginawa mo ay mas maraming day. So kung gusto niyo i-try, i-message nyo lang yung Arid and Aroids para sa supply na to kung magkano, kung meron sila. Or pwede din kayo mag-direct sa akin. Siguro pwede mo din patakan yung mga ano, yung mga na-propagate natin. Ayan, so ngayon. So tatapusin ko lang yung paglalagay and balik tayo mamaya sa akin. Bye-bye. Ayan guys, so ito na sila. Si Cebu Blue, natanim na, diligan na siya. Then itong si Epipremnoids. Cebu Blue eh. Ay, Cebu Blue. Ay, so ito na guys, nadiligan ko na sila putang. Okay, so tapos na silang i-propagate, nadiligan na namin si Sleeping Potos, si Pinyati Partito. Ay, Partita pala, sorry. Tapos itong si Cebu Blue, nilagay muna namin siya sa Luma Aquarium. Tapos sisil namin siya kasi kailangan din niya ma-ICU. Si Epipremnoid, so carry lang yan kasi monstera lang naman siya. Tapos ito. Ito yung mga masisailan kasi. So, naka-ICU sila. Pinyatom Albo at si Aurea at si... Tawag dito? Tawag dyan. So, yun nga. Ito nga yung lalagyan ng pang-ICU namin. So, nakalagay dyan si Pinyatom Albo, si Aurea at si Tetrasperma. So, dyan muna siya hanggang maging stable na sila. And then, pag stable na, saka namin siya ilalabas sa labas ng lalagyan niya. So, dyan muna siya. Ayan. So, that's the end of my vlog and sana nagustuhan nyo. Kaya huwag kalimutang mag-click ng like and huwag kalimutang mag-subscribe, syempre. And hanggang dito na lang, guys. And hope to see you on my next vlog. Bye-bye!